Good morning! Rest day ko nga pala ngayon, pero hindi ko rest day sa bahay. Kaya naman, for today's mini vlog, isamahan nyo nga akong maglaba. Ganito nga pala yung ginagawa ko every time na wala akong paso. Isang katerbang labahan na naman ang bumungad sa akin. One week naming tong labahan kasi hindi naman ako araw-araw naglalaba kasi may pasok ako. Kaya naman kapag rest day ko ay talagang napapasabak ako. Bago nga ako maglaba dyan, inutusan ko na nga muna yung anak ko na lagyan ng tubig yung washing. Sinabi ko nga rin sa kanila na paghiwahiwalay na yung mga damit para mas mabilis kong labahan. At habang naglalagay nga ako ng sabon dito sa washes ko ay nako, naninermo na nga ako ng mga oras na yan. Paano ba naman nandito naman yung mga laruan sa labahan. Nagkalat na nga yung mga laruan at kung anong-anong anik-anik ang nandito. Alam niyo ba na sa tuwing nakakakita ako ng kalat ay nai-stress ako. Simula nga na naging nanay ako at nagkaroon ng anak ay talaga namang wala nang tigil yung bibig ko. Paano ba naman kahit saan ako lumingon ay may kalat? Hindi ko alam kung nakikita ba nila yun o ako lang ang nakakakita. Sinala ko na nga sa washing yung mga puti naming uniform at uniform ng mga anak ko. Pagkatapos ng labahan ay inanlawan ko na nga rin agad. Binibilisan ko na nga yung kilos ko dyan dahil nga sayang yung init ng araw. Bibihira na nga lang magpakita si Haring Araw. Kaya naman dalas-dalas ang paglalaba ko at pag-unlaw ng mga damit. Pagkatapos ko mag-unlaw ng mga uniform ay hinangar ko na nga rin agad. At pagkahangar ko nga dito ay sinampay ko na nga rin kaagad sa labas. Dumami na nga yung mga nilalaban kong puting damit dahil nga pasukan na naman ng mga bata. Ganyan nga karami yung nilalaban ko tuwing race day. Bukod pa nga yung mga damit namin dyan. Kaya naman, for the pagod ang person. Pagkatapos ko magsampay dyan, ay pinagpatuloy ko na nga uli yung paglalaba ko sa loob. Hindi na nga ako nag-video pagpasok ko sa loob dahil paulit-ulit lang naman yung gagawin ko habang naglalaba. Binibilisan ko na nga rin yung pagkilos ko at paglalaba ko dahil nga baka mamaya biglang magbago yung panahon. At nung matapos ko na nga lahat ng labahin ko, ay sinampay ko na nga rin kaagad sa labas. Pagkatapos ko magsampay dyan, ay sinamsam ko na nga yung mga nalabhan kong punda, bedsheet, at mga kumot. Nilubos-lubos ko na nga yung pagkilos ko dahil nga nang hihinayang ko dahil bihira na nga lang umaraw. Bihira din kasi makatuyo ng damit lalo na ng mga kumot at mga bedsheet. Pagkasamsam ko nga ng mga bedsheet, punda at kumot ay dinala ko na nga rin agad sa kwarto. Nag-umpisa na nga ako dyan maglagay ng mga punda dito sa unan at tuwan-tuwan na naman ako dahil malinis at mabango na naman tong punda namin. Hindi na nga yan aabuti na isang linggo at sa susunod may panis na laway na nga ulit. Char. Punong-puno na nga kami ng unan dito sa higaan. Kaya naman pag oras na ng labahan, Diyos ko po, napakadami kong nilalabhan. Pero okay na nga rin yun kaysa naman mga may panis na laway kami. Sanay-sanay naman ako maglaba dahil bata pa lang ako ay naglalaba na ako. Kaya naman tinuturuan ko rin yung anak ko na maglaba para marunong na nga rin sila. Swerte na nga ngayon dahil may washing na hindi katulad noon talaga naman todo kudkod. Kaya naman saludo ako sa mga nanay na walang tigil ang kakaasikaso sa loob ng bahay. Kaya naman kung napanood mo ang video to, abay ano pang ginagawa mo, maglaba. Baka na. At ayan lang muna for today's mini vlog. Salamat sa pagsama sa aking A Day in My Life. Inusosyal ko lang yan pero haggard na tayo for today's mini vlog. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload.